ating clearing operation, mga kabungs. Salamat po natin si Sir Richard Apoderado ng MMD SCOG Operation Officer. Kasama rin po natin ang MMDAT FSO headed by Chief Joey Furio, Team Leader Mr. Michael Valusina. And dito pa lang, meron pa lang rin pala dito sa kabila. Quezon City tayo. Na nakatambak nga rin po. Parang ang daming tambak dito sa bangketa. Bakit ang daming tambak? Junk shop po ba to, Sir ano? Julius? Parang ano? Parang ang daming nakalagay dito sa side na to. Parang surplus ang mga. Ayun, salamat Sir Julius. Parang sir. Surplus po ba to, Sir? Uh-huh. Ayun, surplus pala. Ito yun, may mga gulong pa rin pala dito sa side na ito. And ayan nga, pinapasok ang kanilang mga gulong dito sa side na to hanggang sa maisip na nga po nila boss na hindi nakashare, hindi na rin na. Ay, ito palang gulong nila boss. Ito pala yung gulong sa kabila na tinuturo ko. Parang ano, hindi nakasya sa lugar nila. Hanggang sa maisip nilang hindi na kailangan at ipakumpiska na nga po itong mga gulong na to. Ito may inidoro pa po dito sa bangketa. Parang ano yung mga may-ari ng mga bahay dito. Yung iba nga po inilalagay sa kabilang side na bangketa. Ayan, inidoro. Ayan, pinalian pa. Ito palang ano presyo na to. Nang kawad. Tinatanggal na ang ating skog. Ito may washing machine pa. Bawal po yan. Kukumpiskay namin pag hindi na yung naman po. Meron kami nagagawa ng mga. Hindi naman po namin. Pero po, eh, operation po ito. Hindi po pamasa na lang. Sige, sige. Ilagay mo. Pasok, pasok. Ayun, ito naman po. Pinapasok naman po dito sa loob ng sakayan. Mga kahoy naman po nilalagay dito sa taas ng sasakyan. Ayun, patuloy ang ano, pag-release ng ating SCOG na maibalik nga po ang bangketa sa taong bayan dahil nga po ay mga gamit nga po dito nakaubsak na nga po sa bangketa at yung mga gulong na nga po na ito may bangketa na nga po na nilagyan sila nilagay pa dito sa kabila. Nahihirapan ng ating ang ano, taong bayan na maglakad dahil nga po puro mga sasakyan pa ang mga dumadaan dito. Hindi ko na magagamit yung bangketa. Naka-risk pa yung buhay. Manaalala ko nung nakaraan nga po. May nakita ko ano, karga niya yung anak niya. Tapos eh punong-puno yung bangketa. Tapos akupado pa yung kalsada. Inaway nung ano, nung babae yung nakasagasa sa kanya, of course. Pero dapat ano rin yung mga taong ari po na umaakibat ng pangketa kasi dapat sa atin yung nalakara natin ng maayos. Ayun, hindi naman po umalis ang ating iskog na hindi po clear ang pangketa. Ayun, kahit dito pa po sa site na to nililinis pa rin po at para may gamit nga po. Dito na nga rin po gumagawa sila boss dahil may saksakan na nga rin po dito. And kung meron kayong complaint para maayos ang inyong lugar, ito malinis na.
Kung meron kayong complain para maayos ang inyong lugar, dial 8888. Apat na 8. And email lang po kayo sa www.mmda.gov.ph. Ayun, complain lang po kayo doon. And send po kayo ng complete details and location din po ng inyong kinukomplain. Hindi nagawa ako, may ubo yung mekaniko mo, gagaling pa. Gagaling. Pero totoo yung sinabi ko, takot ang taga sa Oregon. Ayun ang ginawa ko sa ano ko sa mama. Oo, patasin mo. Marami na. Diba electrical yan? Oo. Kaya ginawa ko. Bakit meron sa amin? Para. Dapat Oregon na dun eh. Kakatasin mo daw. Kakatasin nyo. Eh, pag nakahalaman, yun lang portion na yun ang maamoy nyo. Pero kung yung lalakaran niya, ano na yun? Yung tumuro nga yan ang Sir Richard kay ano katamay. Kasi yung motor niya laging dinadaga. Ayun, nagawa na ano. Papanood ko lagi yung sa vlogger. Eh, mga vlogger pa. Eh. Okay. Hello sir, good morning. Kapapay yung pisan vlog, saka si Ma'am Busilak. Pero pa yung Busilak ko. Ay, opo, magkaiba. Madali po kasi malobat. Lagi ko napapanood sa vlog yan eh. Ayan, shout out sir. Shout out. Ayan. Marami silang viewers. Ngayon niya nagte-trend. Hindi na ano niyo ba yung sa ano yung Bulacan? Sa second batch ng ano ng SS wala pa na yun. Ay sa clearing po kami ma'am. SS. Ito ah. Kaso lang talaga mag-election na rin eh, pero hindi kasi alam mo iba na napaka-valid nung 4 na 8 eh. Pag denial mo may action taken. Sa amin lang, pag ang complaint dumaan ng Malacanang at hindi namin in-actionan hindi 72 hours, baka kami ang actionan ng Malacanang. Kaya kailangan i-prioritize namin yung lahat. Totoo po pala yun. Totoo yun. Ah, 888 nabingi ako. 8888. Kala ko rin sabi ni Ma'am SSS. Sorry, Ma'am. Ayan, nalilinis na nga po itong bangketa. Kuya! Hindi na, tumatalong kayo eh. Hindi natin nalilinis na ngayon eh. Sarap yung nalilinis na. Yes po. Kuya! Hindi ko mabuhat yung ano. Tulungan niyo si nanay. Hindi mabuhat ni mother. Tutulungan po yan ang ating SCOG, of course. Ganyan kaano ang ating SCOG. Kasipag, kagaling, katulong sa kapwa kapag kailangan. Ay, daming halaman pala ni mother ha. Ang ganda nito. Cactus to, no, mother? Ganda. Eh pinapatulungan na si mother para maipasok na nga po itong mga halaman ni mother dito sa kanyang napakagandang bahay. Eh, alam niyo naman natin, SCOG hindi naman po umaalis na hindi clear ang pinupuntahang lugar or kini-clearing na lugar. Kapag umaalis ang ating SCOG, malinis na malinis nga po ang bangketa. Madaraanan mo, siguradong madaraanan mo ang bangketa. And meron nga po tayo ditong one side parking. Ito may mga bato pa nakita si Sir Richard. At meron pa pala ditong lona. Ang dahan-dahan nga rin po, baka makaano nga rin po dito sa may bubong. Ang bait nila ma'am dito sa pwesto na ito, talagang admit naman po nila na fault nila at ipasok na nga po yung mga obstruction. Ito, inaayos na nga rin po itong side na to. Payong na basag na kayo.
Salamat sa inyo, ha? Salamat po. And proceed naman tayo dito. Third Camarilla Street. Ay, ito pala yung Third Camarilla. Ito naman, diretso. 6 Camarilla. And shout out kila ma'am na ang babait nga po. Dahil nga po, kung iba yan, baka nga rin po lumaban. And sila ma'am, ayan nga po, maayos. Ma'am and sir, shout out po sa inyo. Grabe po nun na agad ang ating ano, truck. Nasadya kuya. Ito yung isang isip lang natin. Katapos doon sa kambarin mo. Ayan, proceed ulit tayo. Makakabungus-bungus lakad po tayo. Ito, mga halaman nga rin po ni Mother. Pinapasok na nga po. Meron pang ginawa sila, Mother, na lalagyan na ng kanilang mga halaman. Ayan yung kahalagahan ng clearing nga po na may ibabalik na sa taong bayan ang ano, bangketa. No parking this side. Nakalagay dito. And dito, pwede kang mag-park. Ayan, pinapasok nga po ito mga halaman hanggang sa maisip nila, Mother, na hindi na po nila kailangan or magagamit nga po sa kanilang pagpapaganda ng kanilang lugar ito mga halaman po na inilagay sa bangketa dahil nga po dapat dun lang po sa property nila mismo. And kung ang papayagan ni Mother na ibigay sa ating SCOG, ipupuntahan po yan, pagpapaganda ng mga lugar, beautification sa EDSA, Center Island, makakatulong po yan. Kasi po, yung mga red, bawal po yun. Yung mga inuukit na gulong, bawal po yun. Hindi na tinotolerate ng LTO yan. Kaya nga ho, kinukumpis pa rin namin yan eh. Kasi pwede na po siya magdulot ng danger sa motorist. Hindi na siya papasok po sa roadworthiness natin. Yung sa kanya naman kasi binibili niya. Pag napatunayan po namin red yan, tatapon na po namin. Sir, saan ba pwede po? Sa Timog base po kami, sa may harap po ng TV Center. Opo, pero i-turn over na po namin yan. At sa day, diretso na po ng dampingan niya, tapunan na po. Sa may C3 po, tapunan natin. Sir, kasi nakilagay lang yan dyan eh, hindi sa atin yan. Kaso lang, it's a public domain na pinaglagyan eh. Ibig sabihin, lakaran ng tao eh. Kung taong bayan ng Alexado, ito pong area is complained. Kung Malacanang, ako tapo ng Malacanang. Okay sir, thank you ah. Hindi naman din makakadaan yung mga tao dito dahil may poste. Ha? Paano tanggalin nyo yan, makakadaan ng tao? Tanggalin nyo yan. Namimilaso po na lang kayo eh. Sipin nyo poste, kuryente nga gusto nyo eh. Yung poste pa gusto nyo patanggal. Diba? Eh, yan po, ilalagay po talaga yan sa public domain, sa pag-aari ng gobyerno. Yung halaman nyo po, pang-pribado po yan, hindi nyo pwede kakopi ng gobyerno. Kaya tanong lang naman. Hindi, yun nga po, pamimiloso po kasi. Sige nyo parang sasabihin nyo sa akin, construction yung poste. Eh, mas maraming tao ho na may ginabang dyan. Kasi, ang sabi daw nung ano, ito daw dapat tutuloy. Eh, sana ho, in the first place, hindi kayo pumayag kung ginakabit pa lang dyan. Na kayong, ano, gobyerno. Dapat nga po yan, nakasagad yan. Dapat gano'n yung tama yun. Eh, siguro baka kaya hindi maisagad, may halaman kayo. Hindi naman, wala pa. Wala pa halaman yung dati. Ano kaya mag-request? Kanina ko kami mag-request. LGU po yan. LGU po yan. Kasi at least kung wala yung pasok natin na ito. Gusto na namin malinis, marami mo kasi tatrabaho. Huh?
yung lalagay? Eh lang po. Ha? Eh lang po. Wait. Kailangan nila yung Diyos eh. Nakay, matapos. Parang ganyan na yun. Ma, yung bakal daw, saan na yung ilalagay? Wait lang daw eh. Sa truck. Sa truck na lang mabuhay. Ito po mga buhangin. Ma, yung bakal ginawa na doon, bibigay na ba yun? Ha? Kunin nyo na lang sa opisina namin. Bibigay na ba yun? Eh, inaarap na sa truck eh. Nag-upload tayo mga kabungkini. I don't wanna fall in love.